Gaano ninyo kakilala ang mga Bangsamoro? Welcome to the Ami Gani Talk Show. Ito ang programang maghahatid sa inyo ng mga totoong kwento ng kabayanihan, kagalingan at mga kagandahang asal na tiyak na mapupulutan ng magagandang aral. Halina't samahan niyo kami at sabay-sabay tayong matuto kasama ang iba't ibang personalidad ng Bangsamoro. He is a registered environmental and urban planner, a licensed agriculturist, and a doctor of sustainable development studies, the newly designated dean of the College of Agriculture and Fisheries at Cotabato State University. Or I should say, the youngest dean at Cotabato State University, ladies and gentlemen, Dr. Naz Buisan. Assalamu alaikum, Brad. Congratulations, no, for being designated as dean. Kailan ka lang na-designate? More than a month ago. Wow, so fresh na fresh. Anong pakiramdam na? At 35, right? 35? Yes. Anong pakiramdam na dean ka ngayon ng isang college? Pressure sa part ko dahil nung ma-designate po as dean ay nasa period kami ng enrollment, sa period ng kung saan marami ang ginagawa sa isang state university. The good thing naman ay siguro bago ako maging dean is one of the longest serving chairperson sa college namin. So medyo familiar ako, familiar tayo dun sa operation ng College of Agriculture and Fisheries. Ilang taon ka na sa Cotabato State University? Tamang-tama, nung ma-designate ako as dean ay pang 10 taon ko yun. 10th year. Medyo mahaba-haba din. Nagsimula talaga tayo sa job order. Nagsimula tayo as contractual. 25 pa lang, nag-umpisa ka ng magturo. Yes. Anong year ka na tapos mag-aral? Nung 25 years old ako, hindi ko pa natapos yung master's ko noon. Mm-hmm. Natapos ko yung master's ko noong 2014. Okay. Then, after 2 years naman, nag-start ako ng aking doctoral degree. Salamat tayo dahil pinunduhan ng Commission on Higher Education ang aking pag-aaral ng doctoral degree dahil alam mo naman ay sa umpisa pa lang ay pahirapan na yung ating pag-aaral. Kilala ko po si Naz since nag-aaral pa ano nung nasa MSU Maguindano ka pa. Third year or fourth year. Third year or fourth year tayo nag-meet, no? Wala pa masyadong nakakain that time. Oo, grabe. Patpatin. The reason, no, but si Brother Naz yung napili kong guest because ngayon, sa punto ng buhay ko ngayon, I am very much inspired doon sa mga taong nagtiyaga, mag-aral, nag-focus. At ngayon, no, maagang hina-harvest yung fruits nung pagtiyaga na yon. Kasi ako, hindi naman ako naging active, ano, when it comes to my academics. I just like to ask Brother Naz kung yung mga time na nag-aaral ka pa. Kasi you are from Kabuntalan, yes, right? Yes, from Kabuntalan. Kumusta yung pag-aaral mo nung mga panahon na yon? Tinibalahin ko. Parang naiisip ko, sobrang challenging ang pag-aaral namin doon. May mga time na pupunta ka lang school, dapat naka-shorts ka lang, walang chinelas. Dahil nga alam mo naman ng Kabuntalan, baha. Palaging binabaha. At dahil doon sa hirap ng buhay, napilitan ng aking mga magulang na magtrabaho sa ibang bansa. Aking nanay at ng aking tatay. So, OFW, dalawa sila. Yes. Nung gumraduate nga ako ng high school yata at college, wala yung aking mga magulang. So, pinilit ko talaga na magsumikap kasi alam mo naman, ang pag nag-aaral ka, ay, wala kang mga magulang, kailangan mo magsumikap. At ilang taon ka nung umalis sila? Grade 6 ako noon. Grade 6. Kailangan mo din maging matapang dahil ako yung panganay. Okay. Ilan kayo? Dalawa lang kami ni engineer. So engineer na rin yung kapatid. Engineer na rin ho. Mashallah. Nasa Ministry of Human Settlement. Mm-hmm. But good thing with that is naging independent ka. Maswerte ang mga bata ngayon. Pumapasok sa eskwelahan, hinahatid sundo. Tama. ini-enroll ng mga parents. Kami noon, even elementary, high school, college, kami na ho yung nag-enroll sa mga sarili namin. Pero yun yung naging foundation mo? Yun nga siguro. Dahil sa paghirapan. Parang kailangan mo kumayod. Grabe nga ang mga strategy ko noon. Kung hindi mo alam, amin, nung nag-aaral ako ng college,
naging working student ako as a graduate military assistant ng isang ROTC unit sa English Maguindanao. Nung nag-aral ako ng aking college ay isa akong battalion commander, corps commander ng ROTC unit ng English Maguindanao. Okay. Ang purpose ko bakit ako naging corps commander or nag-advance ROTC ay yun, para ma-develop yung sarili ko. Dahil, alam mo kami, sobrang mahihain ako dati. High school, third year, fourth year, alos di ko kaya magsalita sa harap. Pero, ganun ako siguro na kung ano yung usual na kahinaan ko, yun yung ginagawa ko. Okay. So, yung ROTC, advanced ROTC, yun yung nakatulong para ma-develop yung sarili ko. Disiplina. Yung self-esteem. Yeah, self-esteem. Ano ba yung naging first job mo? Isa akong high school teacher at okay. Alitay National High School. Mm-hmm. Challenging, pag-graduate ko, graduate ako ng around March. Mm-hmm. Then, by June, trabaho ako as teacher. Ang purpose ko nun is para makaipon para sa aking pag-board exam. Okay. Ang board exam ko nun is July 2008. Mm-hmm. So sabi ko, kailangan ko magtrabaho as volunteer teacher para makaipon, mapunta ng Davao. Kung mag-review ako ng agriculture sa MSU Maguindanao, ito malaking pasalamat ko sa school namin. Dahil nayaan ako mag-review na hindi pa nababayaran. At nabayaran ko yung review na yun. Pay later. Okay. Pasalamat na lang at pumasa ako at okay. Nakapagtrabaho yun. Nabayaran ko yung para sa review center. Okay. Pero yung mga panahon na yan, naka-uwi na yung mga magulang mo? Naka-uwi sila, pero napilitan silang umalis ulit kasi hindi kasi automatic na pag-graduate mo ay may trabaho ka na agad. So, sa mga panahon na yan, kahit anong trabaho iti-take ko, wala kang choice. May mga point nga kami na nung naghahanap ng trabaho. Kung that's why may kita mo minsan sa mga post ko, inkayo ko or ayaw na ayaw ko makita na mayroong discrimination sa process ng hiring. Dahil nararamdaman ko yung mga applicant na sobrang effort nila sa pag-prepare ng documents. Share ko lang kami, may mga point na nagsasubmit ako ng mga aking application noon na kailangan ko mag-photocopy. At dumating sa point na wala akong perang pauwi. Perang pamasahin pa uwi. So, umutang lang ako sa isang kakilala ko para lang makauwi. Kasi parang wala ka ng choice, kailangan photocopy kasi kailangan mag-submit ng isang sa isang agency. At sa mga panahon na yan, yung lahat ng mga sinabitan ko, licensed agriculturist na ako nun. Pero ni minsan, hindi ako next or tinawagan. Hindi ka na shortlist. Even long list? Even long list. Kahit sabihin man lang na, uy, mag-exam ka. Uy, interview ka. Never ko na-feel yung mga ganon. Sa mga panahon. So talagang pahirapan yung paghahanap ng trabaho. Pero you are qualified, di ba, doon sa trabaho? Yes. Minsan may mga agriculture position ang ina-applyan ko. Pero ewan ko nga kung bakit hindi tayo pinapalad. Ano yung nararamdaman mo pag di ba, naka-experience ka ng gano'n? Hanggang naging advocacy ko na ngayon na dapat maging pantay-pantay ang pagiging merit-based. Tama na yung palakasan na, please, tama na ko yung palakasan, Bagsamoro na tayo. Kung gusto natin na maging maayos ang ating Bagsamoro, ay maging tapat tayo. Dahil hindi natin alam kung ano yung binenta ng parents ng mga bata na yan, mga applicant na yan. Anong sakripisyo yung ginawa? Anong sakripisyo nila para lang maging qualified. So, yun, naging advocacy na rin natin na iwasan. May mga cases din minsan na parang gusto mong i-take yung ganun, pero pinipili natin na dapat maging fair. Tama yun. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ng isang aplikante in order to achieve the qualification na meron sila. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala is fair, no? He is the all-knowing and the most just. So, just ako, my message, no, sa kabataan, just make yourself better. Yes. And your life will get better. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ibibigay sa iyo kung ano yung deserving ka. So, malay mo,
Like, yung gusto mong trabaho, hindi ka na longlist kasi merong para sa'yo. Ano yung pagiging environmental and urban planner? Isa itong profession sa Pilipinas ay konti pa lang. Ito ay profession. Ang main purpose niya is yung sa institutionalize yung planning profession. For example, sa mga ating municipal planning and development coordinator, na kasi dati ang mga planners natin hindi talaga planning yung natapos. For example, usually mga engineers ang mga planners natin. Pero ngayon nakita siguro ng mga practitioners na kailangan may profession na planner. Okay. At siguro dahil na rin doon sa goal natin na sustainable development na hindi dapat ang mga interventions natin sa community ay pangmadalian lamang. So kailangan ng maayos na planning. Tama. Now you've been doing research, right? Ng mga ginagawa. Yes, yan na yung naging trabaho mo. Among all of your researches, alin doon yung sa tingin mo eh to kailangan mapansin ng ating gobyerno, specifically the Bangsamoro government? Yung focus siguro nung dissertation ko, ang kailangan pansinin, ito ay yung related sa Ligawasan Marsh. Ligawasan Marsh. Yes. Naging advocacy yan natin na talagang kailangan natin alagaan ang ating Ligawasan Marsh dahil lumalabas na ang laki ng pakinabang natin sa Ligawasan Marsh. Maliban dun sa pag-provide ng food, for example, peas and other sources, ay marami pang naibibigay ng ating Ligawasan Marsh. Ano ba yung Ligawasan Marsh? Ang Ligawasan Marsh actually ay may tatlong marshes na maliliit. Mayroon yung Ligawasan, Ibanan, at I think Libungan Marsh. So, tatlo ito. But in general, tinatawag silang Ligawasan Marsh. Nasa 280,000 plus hectares ito. At ang lawak nito. At tatlong probinsya nga ang sinasakop nito. North Cotabato, Maguindanao, and some part in Sultan Cunaran. Okay. So, ang definition natin ng marsh is usually ito yung area na mostly may tubig. Even some parts na barangay ng Cotabato City, datong insist, meron dito ay part ng Ligawasan Marsh. Anong magiging advantage ano, ng Bangsamoro pag na-maximize yung Ligawasan Marsh? Ang Ligawasan Marsh ay isa, kung di ako nagkakamali, ay ikalawa sa pinakamalaking marsh sa buong Pilipinas. At alam mo, ang marsh kasi ay fresh water yan. Okay. So maraming mga species na andon na kailangan natin i-preserve, kailangan natin pangalagaan. Lumalabas na sa pag-aaral na marami ng mga species na hindi na natin makikita sa Mars. Nakakapanghinayang dahil aside dun nga sa pagkain na binibigay sa atin ay tirakan din ito ng iba't ibang species na maraming kung mapag-aaralan natin na maayos ay mangyayari malaki ang pakinabang sa atin. Meron na bang ginagawa yung Bangsamoro government when it comes to maximizing the benefits ng Ligawasan Marsh? Wala pa masyadong visible na nakikitang effort, no? Although may mga pakonti-konti na nasa planning stage pa lang. Okay. Panawag natin sa mga nagpapatayo ng mga proyekto sa within the marsh or sa gilid ng marsh, along the marsh, ay maging maingat dahil baka nga ang proyektong nilalagay natin ay imbis na makatulong sa Mars ay makasira. Yung resulta ng pag-aaral mo, how do you plan na ipaabot sa ating mga leaders para ito ay mabigyang pansin? Sa ngayon ay inuunti-unti natin. Naghahanap tayo ng paraan na paano ma-implement yung nakasulat natin sa ating pag-aaral. Isa-isang tinitingnan natin ay, alam mo, aside from fishing kasi, ang Ligawasan Marsh ay isang napaka-fertile na lupa. Okay. Napaka-fertile. Ang mga tao nga doon ay nagtatanim sila sa yung mga tubig na kapag nag-dry ay doon sila nagtatanim. Ang napaka-fertile ng mga gawang. Gawang. Tinitest nga natin yung soil doon at lumalabas na
abundant sila sa organic matter, sa okay. nitrogen, phosphorus, and okay. potassium. At yung kanilang soil pH ay napaka appropriate para sa production. So, yun yung isa sa mga dahilan na sinasabi kung alagaan natin ang Mars. At kung ano man yung ating mga interventions dito ay dapat pag-aralan. Hindi tayo basta-basta na maglalagay lang at hindi natin pinag-asahan ano yung mga consequences. Ako, I am from JSKP and napakalapit lang nung Ligawasan sa amin. Tapos pag pumunta ka doon sa may gilid ng Ligawasan, parang sobrang hirap yung sitwasyon ng mga tao doon. Very in fact, no, according sa sinasabi mo, ang laki ng pwedeng mapakinabangan from Ligawasan. Or sana, no? Sana mapakinggan. Sana nga ho. Unti-unti natin. Sabi nga nila, no single research can solve community problem. So, patuloy tayo sa pag-aaral kung ano pa yung pwede natin mapag-aralan sa pag-conserve at pag-develop ng ating Ligawasan. Pwede ko bang malaman, no, from you as a licensed agriculturist kung gaano ka-importante na pag-aralan yung agrikultura? Una, Ami, ako, sobrang pasalamat ko na nasa field ako ng agriculture. Na-realize ko na ang field ng agriculture ay parang unlimited. Unlimited na hanggang ngayon ay sa palagay ko marami pang hindi ko alam na for example, ang field kasi ng agriculture ay mayroong anim na major courses. Mayroong nag-aaral kami ng animal science, nag-aaral kami ng crop science, soil science, crop protection. Ang crop protection, kasali na yung weeds, kasali na yung insects, kasali na yung pathology, yung sakit ng mga halaman. So, meron kaming agricultural economics, kasali yun, agricultural economics and marketing, at yung agricultural extension. So, kami sa agribusiness, ang pinakamalapit doon sa amin is yung agricultural economics. Pero even in the field of agricultural economics, parang ang dami pang kailangan matutunan. And lalo na yung ibang fields na, for example, soils. Napaka-importante may alam ng soils dito sa atin sa Bangsamoro. Ilan lang yung... Kasi, ang nangyayari ngayon, hindi na pinag-aaralan . Kumbaga, kung ano yung tinatanim ng kapitbahay, yun na yung ginagaya, no? Yun yung ginagaya. Just like sa amin, mais yung tinatanim, nag-mais lahat. Ngayon, nag-palm oil lahat. Napaka-importante ng field na ito, lalo na nakita natin nung pandemya na kailangan pala nating tanim at hindi kailangan umasa sa import-export. At alam ko ang kasama tayo sa focusin natin na tipid tanim challenge. At marami din yung nakarealize aside sa atin. Maraming nung umikaya tayo, maraming mga LGUs, maraming mga agencies na tumulong sa atin. Dahil, nga pala, no? Kailangan natin magtanim at hindi natin kailangan bumili palagi at hindi natin kailangan umasa sa pag-import ng mga food products. At na-realize natin yung tinatawag na food security at ang food security ay hindi lang pala dapat kailangan iasa sa ating gobyerno. Bawat isa pala ay may responsibilidad para sa usaping food security. Exactly. Ano yung vision mo when it comes sa agrikultura dito sa Bangsamoro? Sa atin, sa Bangsamoro, hindi natin kailangang agarang modern agriculture. Ako, mas tinitingnan ko yung sustainability ng agriculture sa ating Bangsamoro. Hindi natin kailangan ng malaking production habang naiiwan natin yung welfare ng ating mga farmers. Ako, ito yung nagiging advocacy ako talaga. Nagiging useless yung malaking production, for example, corn. Pero at the end of the harvest, ay walang natitira sa ating mga farmers. Ito, yung mga welfare ng ating mga farmers, ay kailangan natin tingnan. Hindi yung nag-i-introduce tayo ng kahit anong technologies. Ang purpose lang natin ay to increase the production, the yield. Pero nakakalimutan natin na nag-increase nga ang yield, pero walang naiiwan sa ating mga farmers. Okay. So, at the end of the harvest, ay natitira na lang sa kanila yung resibo. At nakakapanglumo amin na ganun yung nagiging situation ng ating mga farmers. So, ako, dapat mas maging careful tayo na habang inaangat natin yung
production. Dapat tingnan din natin yung welfare ng ating farmers. So, paano yun? Paano, like, we have the MAFAR, no? The Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Paano nila magagawa yun? Ang kailangan natin gawin ay paano tayo makagawa ng strategiya na yung cost of production ay hindi ganun kalaki. Hindi natin kailangan ng higher production, but basta ma-maintain natin na yung price ng ating mga products ay hindi naman masyadong mababa na kung ibebenta ng ating mga farmers ay wala nang natitira sa kanila. Siguro, pag-aralan din natin na ang ating mga farmers ay hindi maging masyadong reliant sa ating tulong. Mm. For example, tama na siguro na makatulong tayo ng one or two cycle ng cropping. Pero sisikapin natin, ang main goal natin na after one or two times na pagtulong ay kaya niyang maging self-sustaining. Mm. Ang kanyang farm ay magiging self-sustaining. Marami pa hong dapat, for example sa Maguindano, marami pa ho tayong dapat na mga programa, mga strategy para paano natin matulungan ang ating mga farmers. Ako talaga, Ami, ang focus ko ay matulungan yung farmers and not really to increase the yield, but yung welfare ng ating mga farmers. Marami na kaming LGUs o mga barangay na natanong at lumalabas, Ami, na hindi na farming ang major source ng income. Tama. Sa ating mga barangay. Kasi, for example lang, isang family of five, yung, for example, nanay, tatay, nagpa-farm. Pero, ibang source ng income nila, may sari-sari store, driving, iba OFW. So, kung titingnan mo, i-total mo, mas malaki na ang income ng mga households sa non-farm activities. At ang income nila sa farm activities ay hindi na umabot ng 50%. Mm-hmm. So, isa siguro sa pag-isipan natin kung bakit ganun yung lumalabas na data. Hindi lang ito, even sa mga farm areas, sa mga sulok-sulok, kung titingnan mo yung sa households, hindi na ho ganun kalaki ang kinikita ng ating mga farm households from farming. Ibig sabihin nito, kung farming alone ay mahihirapan natin mga farms. Diba? Sa ibang bansa, yung mga nasa agrikultura yung pinagmumulan. And yun yung reason ba't sila mayayaman, right? Yes. Mga ibang bansa sa Europe, sa Amerika, yung may mga farm doon ay mayaman. Siguro, back doon sa sinasabi ko na mas tingnan natin yung welfare ng ating mga farmers kaysa doon tayo naka-focus na basta kailangan malaki ang production. Mm. So, you're saying, brother, na nasa policy siya dapat na. Nasa maayos na policy, nasa siguro sa direction kung ano ba yung dapat natin yung goal. Ano ba yung gusto natin, yung plantation crops ba tayo or ini-make sure natin na magiging self-sustaining yung ating farm households. Kumbaga, yung anak ng farmer ayaw nang maging farmer. Ano ba yung tinuturo mo or sinishare mo sa mga students para sa tingin mo no, pwede makatulong sila para maiangat yung antas ng ating agrikultura sa Bangsamoro. Ayun, as a teacher, gusto natin na maraming matutunan yung ating mga estudyante as much as possible at ma-maximize nila yung kanilang panahon, 4 na taon sa ating university. At aside doon, nagle-lecture tayo doon sa mga board exams na gusto natin marami pang agriculturist na Bangsamoro ang pumasa. At sinisikap natin na i-motivate yung ating mga estudyante na please, tapusin yung inyong pag-aaral. At isa, itong ina-advocate natin na not necessarily kayo ay maghanap ng trabaho related sa agriculture. You can practice your profession. Not necessarily na maging employee. Mag-farm kayo. You can, lalo na sa agribusiness, you can farm, you can have your own business related sa yun, no? So, thank you so much no, sa lahat ng naibahagi mo sa atin. And ako mismo, personally, ang dami kong natutunan about sa agriculture. Any message, Brother Naz, para sa mga kabataan ngayon para ma-encourage natin sila to learn agriculture? Sa ating mga kabataan, ano, kasali ng ang estudyante namin sa College of Agriculture and Fisheries, seryosohin natin ang pag-aaral ng agriculture. Dahil makita natin na ito nga talaga, totoo nga talaga yung sinasabi nilang it is the backbone of economy. Be scientific, aralin na maayos as deep as possible and
kung makatapos man kayo ng course ng agrikultura ay not necessarily ay i-apply na mag-apply tayo sa atin sa mga agencies, sa mga private na companies. But kung kayo ay may sariling lupa, yung mga magulang niyo, please go back to the farm and try to assist our communities. May lumalabas sa pag-aaral na sobrang tanda na ng ating mga farmers na naiiwan sa ating mga komunidad. So please assist them, help them. And kung ako naniniwala ako na kung i-develop natin ang Bangsamoro, dapat ayusin natin ang itong field ng agriculture and fisheries. Thank you so much, Brother Naz, for giving us time. No? Sigurado ako maraming natutunan yung ating mga viewers, and especially the youth. No? It is such a productive conversation with our guest, Dr. Naz Buisan. That's very inspiring from the story of being a child na nasa malayo yung magulang pero nakuhang makapag-aral at makapagtapos kaya yung naabot po niya sa buhay instead na tingnan niya yon as kakulangan sa buhay niya tinake niya po yon as positive, and yun na rin yung naging isa sa mga foundations niya sa buhay. That's why right now he achieved so much sa kanyang career, sa kanyang professional life. At sa mga nasa posisyon naman po sa ating gobyerno, naway mapansin niyo po yung mga nabanggit ni Brother Naz na kailangan pagtuunan ng pansin doon sa paggawa natin ng mga pulisiya at pagdisenyo po natin ng mga programa na ibibigay natin doon sa ating mga komunidad. You've been such a wonderful audience. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.